Hi Mogops! Welcome back to our channel. It's me again, Rose, for Our Legend TV. Since Mogops, nakabili tayo ng secondhand na sasakyan. So today, ang gagawin natin is meron tayong kasamang mekaniko. I live inside my own. Dahil nga, nung binili namin yung sasakyan is kami lang mag-asawa yung tumingin. So ngayon, kakailangan natin yung opinion ng isang mekaniko para alam natin kung ano yung condition or current condition ng ating sasakyan. And hingin na rin tayo ng mga tips na na makakatulong sa ating mga viewers. Opo. So today, ang kasama natin is si Sir Romel ng Meng's Auto Work. So ayan. So Sir Romel, kayo na pong bahala. Ano opo, pong gagawin niyo? Sila man po, nakabili po sila ng second hand car. Nagtingin lang po sila sa based on visually check, hindi po sila nag-check sa mga number one is engine natin, dapat yan, sine-check natin yan. Tsaka yung transmission, secondly, dapat tingnan natin yung mga langis, kung maitim na ba or okay pa, di ba? So, lahat titingnan natin, ipapakita natin yung mga dapat palitin, yung mga properly maintenance. So, yan, tuturo ko sa inyo at i-share ko sa inyo yung mga nalalaman ko. Papakita ko po sa inyo ngayon ang paano pong pag-checking natin ng engine. Based sa visual appearance ng sasakyan, ano naman masasabi? Visually appearance, ma'am, maganda, makinis, parang cheeks, parang ano. Bagong-bago, walang gasgas. Siyempre, usually sa repo, inaano nila yan, full detailing yan. Lahat, nilinisin. Yung makikita lang ng by eye, mata lang. Ay, maganda to, okay to. Tapos yung dadaanin ka ng boka ng ahente. Okay to, good to, ma'am. Bagong palit ng battery, ganun ganyan. So, yung walang idea sa sasakyan, later on, nalalaman nila kung ano yung... hindi naman totally sira, yung mga dapat palitin, malaki rin pala gastusin. So ako ngayon, titingnan natin one by one ang mga dapat palitin sa isang repossess. Kasi as is na yan, pag nabili yan, wala na silang papalitan diyan, wala na silang bali ano lang, lilinisin lang nila yung sasakyan ninyo, yun lang ang makikita mo by appearance. So ito, papakita ko sa inyo ang number one dapat check natin is yung engine yung condition. So ito, tingnan natin, number one, tingnan po natin kung blow by or may mga leaking na sa sasakyan. Number one, pag ako bibili ng sasakyan sa mga ganyan, repossess, unang tinitingnan ko is dipstick kung na-change oil na. So yan, yung change oil niya, napakadumi po, hindi pa po na-change oil unang may-ari, as is na talaga siya. So palitin na tong oil na to, palitin na yung oil ng engine ni ma'am. Ang magandang ano ko sa inyo, recommend ko sa inyo, change oil, Toyota. Fully synthetic, every 10,000 ang palitin nun, pero huwag nyo sinasagad ng 10,000, mga 9,500 or 9,000 lang. So yun, nakita ko number one change oil, medyo sludge na rin po yung makina niya, sludge na rin. Na-acquired nila sir to is 65,000, so 66 na, 1,000 pa lang tinatakbo nila. Ilang weeks pa lang sa kanila, pero napakarumi na po. So yan, pakita ko sa inyo, nakalas ko na rin po kanina. Ito, visually, maganda, kinis. Malinis. Pero bakit ganon? Sabi nila. So yan, tingnan natin. Daraan, ito po. Napakadumi po ng engine niya, sir. Puro tayo. May mga tayo pa ng daga. Daga, baka magalit yung daga. Mabait. So yan, napakadumi. Kailangan na natin itong full detailing. So, kailangan recondition natin yan. Maganda nga, tingnan nyo, kumbaga natakpan ng yan. Tapos pangalawa, sa engine, check natin yung spark plug. Spark plug po. Yan po. Kailangan po ng dito, pagtanggal po is 10mm bolt. Pagka DIY po kayo, mag-ingat po kayo sa paghigpit tsaka pag luwag, kasi baka ma-overtorque kayo or maputulang kayo, mas mahirap. Mm-mm. Malaki ang gastos nyo.
tamang higpit, tamang ano lang. So, ti-check natin yung ano ni sir. Spark plug, kung ano yung condition. Kung hahatulan na ba natin ng palit o pwede pa. So, yan. Yan po. Ito po yung number one. Spark plug, cylinder number one. Ito po, yung condition ng spark plug ni sir is talagang ano na, palitin na, sunog na. Tsaka yung gap ng spark plug is wala na. Yung nag-i-spark, mali, ano na yung gap na, maliit na. Yan, advice ko kay sir, papalitan na natin to ng denso. Kasi ang nakalagay is NGK. Mumurahin lang po ito, mga 85 to 100 pesos lang to eh. Yung denso, matagal mong gagamitin yun. Mga magkano yan, sir? Siguro sa denso is wana, sa 100 plus lang. Hindi abot ng 200. Okay, so... Ito, mga sa 85 pesos lang, madaling mapundi to. Kumbaga sa motor, mamamalyakan na ito pagka, ano na, pudpud na yung gap. Mm-mm. Sige, ma'am. So, sir, ito big sabihin, dahil kailangan apat itong papalitan? Opo, ang palitan nito, isang set na po. Ah, okay. 4-piece po ang palitan nito, isang set. Hindi pwede yung isa lang kasi okay. Ang bugan, ang pangit naman kung isa lang pinalitan natin, ano po yan, iset po yan, yung sabog po ng engine, mas pantay-pantay, equal yung ano niya, yung ignite ng kuryente. Mm-hmm. So yan, number one, nakita ko sa engine niya, spark plug, number two, engine. Yung engine oil, mm-hmm. change oil na rin. Engine oil, kasama na rin yung ano nun, oil filter. So, hindi ko na ibubuksan yung tatlo. Na-check na namin yung tatlo kanina. Pare-pares yung condition. Yellowish na rin yung ano, yung spark plug niya. Nag-iindicate na palitin na rin. Ang palitin pala ng spark plug is ano po, every 20,000 pag normal spark plug, 20,000. Pagka mga iridium naman is 100,000 iridium, matagal. Pero ang iridium, medyo mahal lang po, pero matagal mong gagamitin. Mm-hmm. Ang iridium po, yung maabot ng 1,000 below. Per piece o per piece set? Po. Oh, opo. Siguro ang pinakamura is 600 pesos denso, ang isang piraso, so times 4 mo na lang. Pero matagal mo siyang gagamitin, hindi ka mamamalya. Pag ganito po eh, malang po to 20,000, minsan pa nga 10,000 lang palit na sila eh. Kasi mabilis po mapudpud to. So sir, yung mga ganyan sa Apa? Toyota lang, dapat ba kailangan bilhin or pwede siyang bilhin pwede sa Shopee? Pwede naman po sa Shopee po kasi mamimili ka ng legit siya ano na seller, baka usually marami pong fake ngayon kumakalat sa ano sa ano po sa Shopee, Lazada, marami po. Hindi ko naman po nila lahat. Mm-mm. Pero makakatsamba ka ng bibigay sa'yo, hindi pala sukat. So, useless. Hindi mo naman pwedeng matagal bago ibalik. Mas maganda kung direct ka nang bibili sa auto supply or tama. Toyota para isang less gastos ka o isang paano lang bilihan. Doble kasi gastos pagka, ay mali pala yung sukat. Hindi mo naman agad mababalik. Tapos mag-aantay ka pa ng ilang araw. Mag-aantay ka na? Pa. So, kung meron naman po kayong supplier or makukuha na on hand, ano na kayo? Yun na po. Makikita natin, check natin agad. Pagiging mali, pwede natin ibalik, di ba po? So, yun. So, ang ano ko po is Toyota number one. Toyota Casa. Kaya lang medyo may kamahalan. May tubo na rin. Pero, yung ano po, sa outside market ng Toyota, same quality, same ano, yung price medyo malayo. Siguro mga 10% ng ano, ang difference po, or 5%, ganun. So yun, ang ano ko, number 2, yung spark plug na ni sir, palitin na rin. Then ito, yung mga pinamamahayan po, pakita mo sir. Yung ito, na usually pinamamahayan talaga to yung engine valve cover. Ito po yung madalas, paboritong tambayan ng daga. Kasi ano po sa kanila ito eh, mabango sa pang-amoy nila itong mga wiring na ito. Madalas po nilang ngat-katin yan. Diyan na po nagkukos ng mamalag yung sasakyan ninyo. So kailangan... linisin po natin, wash out po natin yan para mawala sa pang-amoy nila yung, kumbaga, territory na nila yan. Kumbaga, ay, ito yung ano natin, tambayan natin. Di naman ano yan. So, kailangan wash over natin yan para ano. Tapos may spray tayong pang ano po ng daga. Usually, paminta, inaano ko dyan. Ayaw nila ng paminta. So, yan, babalik na po natin yung ano, yung spark plug. Yung other, ano natin. Saka yung sinabi mo yung daga, boss, may ano na siya dito, ano?
Ito. Alin po, ito po ang indication na pinamamahal ng daga, no? Ayun, ang ingat-ingat po nung yung ano niya, yung cover ng wa ano po ng tawag dito? Wiper rubber po. Ito po, may ingat nga to. Hindi alam ni Sir yan, hindi ngayon lang nila na ano yan. Ngayon lang nila na address yung ganyang issue. So yan, nakagat. Diyan po namamahay yung daga. Pero luckily, wala pa naman, so far wala pa naman ginangat-ngat, wirings. Swerte pa rin sila, pwede pa nating agapan. Mm-hmm. O yan, hindi naman natin mape-perfect na pagbili ng second hand kasi tsambahan lang yan eh. Totoo. Tsambahan lang yan na, uy okay to, good to. Ano to, unless kung nagsama ka ng legit mechanic talaga na ano, doon pa lang maano natin na makakatipid ka na o konting maintenance lang na ano mo, doon pa lang makakaano ka. Malalaman natin kung may differences na ano, prices. So yan, iano natin. Babalik na po natin yung bolt. Sa mga nagdi-DIY, uulitin ko po. Mag-iingat po kayo dito. Medyo pagka matagal lang hindi... Matagal na po ito, parang first time nabuksan. Ay, nabuksan na rin pero matagal lang hindi nabubuksan. Mag-ingat po kayo, sensitive po ito, napuputol po yan. Over torque, o kaya minsan yung luwag, ingatan nyo rin po, dahan-dahan lang din po. So, napaka ano po na ito, sensitive, napuputulan po yung mga nagdid. Madalas nakikita ko sa online, napuputulan po ng ganito. Mm-hmm. Ang problema. Ang tendency na pag naputulan kayo, gagalaw-galaw to. So, yung kuryente ng makina nyo, naglulus yung kuryente, so mamamalya kayo. Mm-mm. Yan. Or, mapupundi pa po itong ignition coil nyo. Ignition coil po tawag dito. Napupundi. Napakamahal po nito pag napundi ito. So yan. Ingatan po natin lago yung paghigpit tsaka pagluwag. Yan po. Eh, since professional na po tayo, 12 years na tayong mekaniko, gumagamit po ako ng power tools. Alam na po natin yung tamang higpit. Tinatansya ko po. Mm-hmm. Huwag nyo pong gagayain to, mga DIY dyan sa YouTube. Kasi, pang expert lang po. Yan. Kasi, yung iba po, higpit lang silang higpit, napuputol po. Mm-hmm. Opo. Banat. Opo. So, yun. Nakita ko po is spark plug, change oil, tsaka ito, yung pangatlo is yung belt niya is malulutong na. Palitin na rin po itong belt. Pan belt po, auxiliary belt po kumbaga. Sa ibang term po, ang tawag dyan is pan belt ang usually. Certain belt po ang tawag ng iba. Pero normal yan ba sa ano, sa sasakyan na? Parang stock pa yan, no? Stock pa po ito, sir. So normal yan sa 60,000? Normal 60,000. Ang palitin po kasi nito every 40,000. Ah. 40,000. So lagpas na kayo. Lagpas. Original pa tong belt mo. Nag-indicate po sa belt ni sir is may crack na po. May mga crack na. Ayan. Inner and outside po, may crack na po sa loob. So, possible po niyan, pag naputulan po kayo niyan, is hindi naman kayo titirikan. Ang ano lang niyan, number one, wala kayong aircon. Wala kayong charging system. Charging system is yung nag-ano sa battery. Mm-mm. So, number three is yung kung naka-power steering kayo, titigas yung manibela nyo. So, lahat ng malaking factor tong ano, yung belt na to pag nawala, pag naputulan kayo. Magkano po, sir, kapag papalitan? Pagka ganito po, last time po nagpalit po ako nito, original po yung gusto ng customer, is nasa 2,000 to 1,950 ang isa. Mm-hmm. Parang ano po yung kasa yun. Mm-hmm. Pero yung mga, ano po, yung mga replacement, bando Japan, Bando is ano po yun, replacement, ano po yun, name, brand pala. Pero quality so, naman. Quality rin naman, yung bando type, siguro mga 900 plus po yun, mga gano'n. Half of, ano, original price. Kasi usually naman, yung Toyota, umaangkat lang yan, tapos tinatatakan ng ano eh. Pero same quality lang din naman. Ang binabayaran lang doon is, nakapangalan, Toyota. Tama, pero, sir. Advice ko sa'yo, kung may budget naman, urig na lang tayo para matagal pang gamit. So yung number 3 ni sir is yung belt niya, yung belt. Ma'am, may tanong po ba kayo ano? Yung other concern? So totoo lang hindi medyo techy talaga kasi te. So si Mama sa first time niyang magkaroon ng second hand. First time ko talaga to kaya
kumbaga sa pinaka ibabaw lang ako tumitingin. Although ako curious din ako mga gaps, pero hindi naman din ako expert kaya mahirap manghula and so, mahirap alamin ko ano yung mga yung basic naman basta mga kagandahan lang sa kanya, wala siyang bangga. Yung bangga po, malalaman po natin mamaya yan. Maganda yung pintura, no? Malalaman ko mamaya pag kinatok mo ganyan. Kung alam, may familiar po ba sa Masilya? Masilya yung ganun. Malalaman ko mamaya. Finally po natin yan. Kung, sige pa. Kung nabangga yan o ano, kung may gas-gas dati na repaint, ganun. So yun, sa, mag-focus muna tayo sa engine, no? Engine muna tayo kasi number one inaano ng ano yan. So wala pang ka-idea si ma'am kung ano yung mga dapat, ano, mga dapat usually checking talaga. Yung mga, normal yan, babae. Wala pong idea sa mga pangalan ng idea, ng ano, ng sasakyan. So, isi-share ko na rin po kasi dati vlogger din ako na ano. So, yan. Number two, ay number four is yung transmission naman po tayo. Si sir ay nakakaramdam ng parang dragging during high speed or ano po ba, sir? Siguro pag, pumapalaw na siya ng mga 40, 40 45. Medyo meron siyang ano parang biglang. Suddenly parang ano, parang dragging na konti lang. Pero parang pagka high, pero pagka diretso na kayo is parang smooth na rin. Oo. Na. Nakaramdam ka na ng ano noon, sir, yung ATF niyo is ano na, deteriorated na. Sabihin nung dit ano, yung Tagalog is nabarado na, nagka-clogging na sa filter. So yan, number 4 na nakita natin sa transmission na tayo. Itim na po ang ATF niya. Ano po yung ATF? Automatic, sir? Transmission fluid po. Ah. Yung ATF is. Ito po, ano po na ito, yung automatic, sabi nga nila, ang automatic o kabibili kasi highly maintenance kesa sa manual. Kasi ang automatic, pagka nasira, malaking gastusin po yan. So, doon na lang po tayo sa mga basic maintenance, huwag natin kakalimutan. Mm-mm. Although medyo mahal din ang ATF, doon po tayo muna mag-ano lagi, mag-focus sa maintenance bago tayo doon sa major problem. So yan, nakita ko kay sir, ATF is palitin na, pati yung ATF, yung strainer niya, yung filter ng transmission, kailangan ng palitan niya kasi nabago nga yung langis, yung filter naman, ganun pa rin. Yung daloy ng filter, yung daloy ng bagong fluid, magbabara pa rin sa transmission. So, set na po yan na palitan natin. Mm. So, yung bagay, seal pa kasi. Seal po. May ano po yan. Silicone na seal na, ano po yan, seal sa loob. So, yun po. Pangalawang recommend ako po kay sir na kay ma'am, yung engine oil is and transmission oil, palitan na po. Since na nabili na to. Ito wala. Pong ATF, sir. Tuwing kailan dapat siya ito palitan? Ito po ang ATF po natin sa Toyota, kasi dati po kung Toyota rin sa kasa. Ang interval change po nito is every 40,000. 40,000, lagpas na kayo, 60 na. 40,000 and 80, every 40. 40, 80, 120. So every interval niya is 40,000 kilometers check up. So sa siguro sa case mo, hindi pa nagpapalit to since nung siguro na repo nung may-ari, hindi na paggagastosan to, syempre papahatak na. Bahala na yung kumuha, bahala na kayo, ganun. Hindi pa nagpapalit. So ang ano ko po sa inyo, yung kalimutan ko po sabihin, yung may specified na ano po to, na ATF. Ang ATF po ng Toyota is T4 automatic T4. Transmission. Ito po nakalagay yo. Type of transmission T4. So diyan din parang yan yung naka-indicate yung ano. Opo, yung meron po kasi lumalabas ngayon yung WS. Yun po yung mga bagong modelo ng WS. Toyota. Oh, WS means world standard. Mm. World standard. Mas mahal po yung langis na yon. So itong T4 makalumang classification ng oil ng ano. Pero available pa naman. Available po yan kahit sa market po. Tsaka legit ano po natin, Toyota kukunin natin. Wag po yung mumahin. So, curious lang ako, sir. Kasi since 65 na siya, di ba? Tapos, ngayon pa lang natin papalitan tong ATF. So, opo. Paano po yung, ano niyan? For example, 65 ngayon. Kailan po yung next na palitan? Ano po? Kung 65, bilang po kaya na. Susundin pa rin yung 80 ba? Or iba ano na? Na po? Bali, 65. Add na lang po kayo ng 40,000. Kumbaga, additional ka na lang. Magiging
65 plus 105 change ka na. So yun, ganun na lang magiging, kasi sa inanadat na eh. So additional mo na lang ng 40,000 po. Ganun na lang po. Then yung nakita ko rin po sa ni sir, naubos din daw po yung coolant. Nakita na po natin yung, di sir, pakita mo. Yung radiator cap po ni sir is, taran, ito po, ano na po, butas na po. Wala na po yung pinaka inlet valve po, yung nag-ano po sa kanya. High pressure, nagko-close po. So laging ano po yan. Laging open, magiging sa engine niya, laging open na po yung high pressure po. Hindi na po niya nailalak yung ano, yung low pressure. May purposein pala yung valve. Opo, yung, may parang kuntil po yan, may rubber po yan. Lagi po namin sinasabi po sa mga car owner, sa mga sasakyan po, ito po ay napakaliit na bagay, napakamura, pero malaking factor po to sa engine natin, ma'am. Nakakapag-overheat po to ng engine pag hindi natin namo-monitor. Then yung secondly, yung coolant nyo po, wala na po. Yun isa rin po, lagi nyong may maintenance yung coolant. Ang paano coolant, po yung maintain ang coolant, sir? Lagi pong itatap up po dito. Pero wag nyo pong pagka mainit po ang makina, wag nyo pong bubuksan ito, no? Kasi po pag tendency nyo, pag binuksan nyo po at mainit ang makina, eh sasabuga, bibisigan po kayo, mainit po yan. Third degree ang haabutin nyo dyan. So pagka ang bukasan yan, ang bukasan po yan is during cold engine. So dito yung reservoir ni ma'am, na coolant, walang-wala na rin po yung laman, yung coolant ni ma'am. Oo, tayo. Tsaka ano po, may specified color po yung Toyota, no? Color pink ang ano, ang Toyota. Pag Honda is hindi ako nagkakamali, blue or green. Either blue or green. So sa Toyota mo tayo mag-focus, pink po ang ano lagi pong Toyota ang bibili niyo. So yun po mga nakita natin sa engine, sa transmission. Tapos po is yung air filter ni sir, number one din po to sa kasama sa maintenance po, no? Air filter or air cleaner kung tawagin sa mga lumang mekaniko. Napakadumi po, hindi pa po napapalda. So ang tendency na ito, pag marumi na po, hirap po yung makina mo sa hangin. Yung binibigay ng hangin sa makina, hindi po buo. Para po maganda yung sabog ng makina. So napipigilan niya po yung pagano, yung malakas na hangin na tamang gusto ng hangin na ipasok sa makina. So ito kasama po to sa ano, sa maintenance. Every one year lang po ang palitan nito. Ah, okay. Madumi or malinis pa, 1 year palit ka na. Opo. Ito, since nabili siguro to, hindi pa napapalitan to. Kasi urig po, then sa Japan, no? Ayun ang hula ko, ah. Since nabili to, hindi pa napapalitan to. So ito kasama to sa maintenance natin, eh. Air cleaner or air filter, ang tawag po na. Yung ano, yung DDOA na nilalabhan yan. Ay, ano po yun, yung hindi ko po advisable yung ganung washable na, ano, na air cleaner, no? Kasi pag yun, eh, hindi mo masyadong natuyo, possible yung mga may mga tubig pa yan or yung mga hindi natuyo, papasok po yun sa ating makina. Tendency nun, pag pumasok sa makina, maaaring yung mga valve mo po ay magsitukudan, magtukod, sabihin yung ma-bend po or ano. So yun, pag hindi ko po advisable yung washable na air cleaner. Sini sir, parang ano na rin to, stock na rin, Motolite, although magandang brand, medyo may sunog dito. Ticheck natin yung, ano, yung voltage niya. Sige, sir. Okay. Ayan, kuha tayo ng tester. Ayan. Tester, tignan natin kung okay yung voltage ni sir. During nakapatay yung makina, dapat 12 volts pataas. Yan, 12 volts pataas, 12.72. Naka-engine off po yan. So mamaya i-start natin, running, during running na po yung makina, dapat papalo po siya ng 13 to 14 po. Or 13.50 pataas po. Yun ang ano dyan. So goods pa yung during off yung ano niya, volts niya. Check natin pag ano. So yun, makita lang po natin is yung ni sir, yung engine ni ma'am. Actually, mag-asawa po may-ari nito. Wala po, first time nila magkaroon ng sasakyan na, ano, wala po sila idea. Nag-check po sila sa visual check, visually check lang po. Eh, number one po dapat yung makina. So, yan, i-ano na natin. Cover na po natin yung
engine cover. Muna natin kasi i-schedule na po natin to for heavy PMS, full PMS. Ayan po. Ayan po. Ayan yung mga nakita natin, no? Tsaka yung nga pala nakita ko kay sir, yung transmission, ano niya, yung in between ng engine niya tsaka yung transmission niya, may leak po. Ang tawag po dun is engine oil seal, rear engine oil seal. Kailangan po yun papalitan po natin. Yung sa ilalim po makikita, hindi nyo po manonotice dito yan sa ibabaw, manonotice po natin yan pagka kayo umatras sa garahe nyo, may mga patak-patak na langis, doon po yun nakikita. Or kahit umano po kayo sa ilalim ng sasakyan, makikita ninyo yung lakas po ng tagas po. So mga usually pinapalitan doon yung mga oil seal. Oil seal is sa engine po yun. Medyo mabigat pong trabaho yan. Tanggal po yung transmission, tapos natanggal din po yung oil seal natin. So ito yung pinaka major issue. Major issue ni sir pala is yung oil seal, rear engine oil seal po. Nalik po siguro, napabayaan ng may-ari, tsaka over top up po sila ng oil. Siguro wala sa level, more than, kasi po sa oil po natin, meron pong level gauge po. Dito po, in between po dito sa pangalawang tulok, dapat po naka-level dyan. So, dito, above minimum po yan. Sabihin, kailangan nyo na po mag-top. So, dito yung, ano niya, yung standard niya, yung pangalawang tuldok. So, kay sir po kasi sobra ang langis niya. Sobra. Yun nga, ano na nga po eh. Hindi pala sobra, kulang na dahil nga nagli-leak na po yung engine ni sir. Ayun, so, kulang na po. Yan pero sir, may indication na pa, dati, hindi rubis mayari, sobra-sobra sila mag-top up. Opo, yung nangyari po noon, sobra po yung langis. Tapos nag-overflow na po sa gasket po. Tsaka ano po, sludge na po yung engine, nakita ko po yung cap niya, engine cap niya, pillar cap dito kay sir. Dito lang po makikita natin kung sludge na po, no. Ayan po. So ito, residue na ang tawag, sludge na po. Ayan po. Pakita mo sir, dito. So yan. Iba talaga pag mechanic ko yun. Opo, legit mechanic. Tsaka, by the way, Toyota mechanic from Japan po. So yan. Galing po kayo para sa ano? Sa Japan? Opo. 3 years mahigit na po, tsaka sa Saudi. So medyo, hindi naman po ako ganun kagaling, hindi pa naman ganun ka, no? More practice pa po, pero nakakaintindihan na po tayo ng mga major problem tsaka yung mga minor. Kung nakita ko yung si Master Garage talagang nag-comment sa ano mo. Opo, sa kaibigan ko po yun, si Mario, Super Mario Vlogs. So yun, ano niya yung friends niya yun, nag-ano po sa amin yun. Ito po, isa pa po sa brake fluid niya, kailangan na rin kong palitan to. Napakarami na po. Yung brake fluid po kasi, pagka marumi na, may pressure po kasi yan. May friction po yan sa booster po. Siya po yung nagbibigay ng pressure sa brake pads niya, saka brake shoe. Mm-hmm. So, pagka madumi na, medyo delay na po yung pang-shoot ng ng brake system natin. Madumi, minsan nagbabarap, nagkaklag pa po sa mga sa mga pipe niya. So, ang tendency nun, delay po yung brake pads niyo, brake apply nyo, then may mga hangin na po. Sabihin yung hangin, kahit anong parang jeep, kahit anong tapak niyo, delay, parang ganun. So, kailangan i-flush na po natin yan. Hype. Opo. Flush means top, sabay, kung linis. Kung familiar po kayong binubomba yung basta makikita nyo po sa next vlog ni sir yan. So, dun, sa makina po, okay na po tayo. Nasabi ko po yung mga dapat palitan. Dapat po ito, mga heavy PMS po ito, malinis po yung throttle body is parang carburetor po nung sinaunang panahon, pero electronic na po ito eh. So dun po tayo ngayon sa loob, papakita ko kay sir yung aircon filter. Yun yung mga importante sa mga aircon filter po, nakakaramdam po si sir ng
konting hindi malakas, although malakas pa naman, pero hindi ganun 100% yung lamig na binibigay ng aircon. Ano, may parang hindi siya agad-agad, mga siguro maaabot pa ng mga 8 minutes bago siya lumamig. So may ano na rin po ako na meron na po akong nakikitang possible na dahilan kung ano yung ganung pagkahina ng aircon niya. Kasi iniisip nilang iba, ay mahina na aircon ko, kailangan ko na magpa-aircon cleaning, which is mas malaki ang gastos niyo doon. So ito ma'am, yung aircon clean, ano nyo, cabin filter po tawag dito. Mm-mm. Cabin filter or aircon filter sa casa. Ang pagbukas lang po, ito po kanina, nabuksan na po natin. Papakita ko po sa mga followers ni sir, ay napakasimple lang po magbukas nito. Kahit kayo po kayang-kanin nyo. Gaganan nyo lang po dito banda, kakabig nyo lang dito, tapos hihilayan na ganyan. Tapos tatanggalin nyo pong ganyan. Yan, tanggal na po yan. So may takip yan, tinanggal ko na rin po kanina. Ganyan po. Pabalik ko po. Kaganyan po. Iipitin nyo lang dito yung kamay nyo para tanggalin na gano'n. So yun, tama nga yung ano ko, yung suspecha ko. Napakarumi po nung aircon. Hindi na aircon filter, kundi ewan ko anong tawag sa ano dito. So na, ano po, nakakaramdam sir ng hina ng aircon. So aircon filter or cabin filter ang tawag dyan. Parang putik na. So wala ko since nung nabili nung first owner. Hindi pa to napapalitan. So, makakaramdam si sir ng pagbabago to pag napalitan na tong aircon filter na to. Lalakas ang aircon niya. Kasi, yung iba nga, sabi ko nga kanina, hinahatol ng mga aircon shop na, sir, kailangan na po natin linisan ng ano yan. Which is, aircon filter lang palang problema. Minor problem lang din. Pero kung wala na talagang lamig dito, tsaka wala nang freon, kailangan nyo na magpalinis ng aircon nun. Sa nakikita ko kay sir, wala pa namang major problem sa aircon. So, ito tuwing lang. Ano to, sir? Tuwing kailan pa? 1 year lang po ang ano nito, ang palitan nito, 1 year. Okay. Depende po sa gamit. Apo. Depende po kung lagi kayo nasa kalye or nasa out of town. The more na ginagamit mo, mas dudumi. Ilan pong filter sa isang sa loob ng kotse? Ito lang po, cabin filter tawag po dito. Isa lang po ang ano dito. So dito po nakalagay sa blower. Yan po, blower ng aircon. Sa baba. So yung hangin na lumalabas dito, doon po galing sa ano, sa labas po. Tapos pinifilter niya to. Okay. Galing pong labas po yung hangin na yan, kaya ganito po kadumi yan. Nakita po natin sa Pilipinas, pollution po. Kaya ganun po karumi. So ito, every 1 year lang po or 6 months sa iba. Mm-mm. Sa taxi, 6 months nga lang eh. Oo, kasi lagi nasa. Araw-araw silang ano eh. So yan, pabalik na po natin na for replacement na po ito. Magkano yung ganito, sir? Ito po is pag-replacement is 350 to 400. Ang rig po is nasa 800 plus Toyota. Yun pong range po niyan. Depende po sa mga supplier ninyo. Mag-ingat po kayo sa mga fake. May mga fake din pong lumalabas. So babalik po na natin to ma'am, no? Sige. Kasi wala pa tayong pamalit eh. Linggo ngayon, walang auto supply. For scheduling na lang po. Apo. So pagbalik po niyan, lagi nyo pong yung app. Meron pong indication yung app. Okay. Saan yung... Yung indication yung app. So yung app niyan, hindi pwedeng magpaganyan. Ganyan, kasi down na yan. App, ganyan din. Iaano nyo po dito. Pagka balik po, nakita nyo po, ayan, gaganyan ko lang po yan. Susuksok ko ganyan, tapos magi-click po yan. Ayan. Ang pagtanggal po, ganyan lang. So, pag ibabalik mo, click. O ganyan. Okay. Then, balik na po natin tong ano ni sir, box, glow box. So, kahit pwedeng kami na lang sa magpalit if ever, no? Sama na natin, ano? Kung madali naman, sige kayo, pero i-package na rin natin. Apo. Since na ipapagawa nyo rin sa akin schedule natin, i-ano na natin para less ano na rin kayo. Para isahan na lang. Opo, less hassle na rin po kayo. So yun, nakita rin natin yung brake pads ni sir. Ang brake pads ni sir is medyo makapal pa. Pero ang nilagay na brake pads nung unang may-ari is mas matigas na ceramic. Usually mga Bendix matitigas 'yan. Ang unang mapupudpod hindi yung brake pads kundi yung rotor disc nyo. So ito may kinayas na nga po, may lobby na yung rotor disc ni sir. May idea ka naman sa rotor disc sir, sa motor mo may rotor disc din. So pag pick ang nabibili yung brake pads,
mura nga pero matigas na brake pads. Sisirain yung rotor disc nyo. Mas malaki ang gastusin nyo, napakamahal po nito. Mm-mm. Pag original. So yan. Advice ko ka, sir, palta natin ng original na brake pads kasi nandiyan po ang buhay natin, brake pads. Okay na rin. Ayun po yung ano, wag nating isa tipirin yung buhay natin, buhay kasi ano. Kasi lang, yan yung andito yung buhay natin sa brake pads kung ano. Wag naman sana, 'di ba? Oh. So wag nating tipirin pagdating sa brake pads, branded po kukunin natin. Tsaka para less sakit sa ulo. Yes po. Isa pa po no, pagka bumili kayo ng brake pads na mumurahin, usually pagka mumura medyo makakarinig ka ng squishing sound, maingay. Kik, mga ganun po siya. Yun po yung madalas na complain ng mga customer ko, maingay. Kasi matigas nga po yung brake pads na nabibili nila, yung ceramic po tawag doon na ano, asbestos, matigas po. Mas inuunang sirain tong rotor disc ni sir. Mm-hmm. So yung mga gulong naman ni sir, maganda pa naman. 2019 ang dito po nakikita yung expiration niyan. Ito po, 2019 add po kayo ng 5 years. So may expire to ng 2024, 2019. Pero depende pa rin sa expire na nga yung gulong, hindi pa nga expire yung gulong mo. Pero depende pa rin sa biyahe niyo to kung mapupudpud to lag, kung gamitin niyo po laging sa kanya. Nasa inyo pa rin po 'yan. Mm-hmm. Pero ano po 'yan? 5 years po ang expiration ng gulong. Mm-hmm. So itong naki-sir is okay pa. Dunlop, magandang klase. Yung lang nakita ko yung brake pads mo. Medyo ano na. Yung brake shoe naman hindi ko masisilip ngayon kasi kailangan pong tanggalin 'yan eh. Mm-hmm. Tanggalin po. Usually hindi naman po agad-agad napupudpod ng brake shoe. Yun lang po ang tips natin. Ano pa po bang mga katanungan ninyo, ma'am? Sir? Well, ang dami namin ano eh, no? Di ba, babe? Oo, sobrang dami kong natutunan. Apo. Alam mo yung as a first timer na bumili ng kotse, is talagang may mga words or terms na hindi ako familiar. Yes, usually pag siyempre, iba ang motor at iba rin ang sasakyan. Apo. So, good thing na pina-check namin kay sir kasi kahit paano na-assess yung kondisyon ng sasakyan namin. Opo. At the same time kung ano yung mga dapat kailangan palitan, or yung mga dapat agapan. Opo. Kasi unang-una, first car namin, so kahit pa sabihin mong second hand, talagang importante sa amin yung sasakyan na to. Pinagpaguran din nila sir at ma'am yung perang pinanggasos dito. So, totoo. Kailangan i-maintain din natin at huwag masira ng kabilis, ganong kabilis. Tsaka nagbabalak pa kami na mag-travel sa January. Kaya kailangan din namin i-condition yung sasakyan. Ano po, bago kayo mag-long ride, ipa-check nyo, overall check na natin yung mga sasakyan nyo. Kasi po, mahirap pong masiraan sa daan. Unang-una, abala, gastos, wrecker, tsaka yung pagod eh. Once ka lang gagastos ng tama sa sasakyan mo, hindi ka naman maabala or yung bang less ano, hassle po tayo sa sasakyan natin. Overheating, mga ganyan po usually. So yun, ano ba pong ating pagkano boss? Mas maganda talaga, trusted mechanic. So yes. Paano naman kayo kontakin pag ano? Kontakin nyo lang po ko. I-like nyo lang po yung Facebook page ko na Meng's Auto Works. Meron po akong personal Facebook na si Romel David. Mm-hmm. Ano po ako, legit mechanic po ako from Japan. 3 years po ako sa Toyota Japan. Naano po tayo na dito sa Pilipinas sa pandemic. Nagbakasyon lang pero hindi makabalik kasi ano tayo ngayon, travel ban tayo sa Japan. Pero nakikita ko po sa ngayon, maganda po yung kitaan dito at marami po akong natutulungan na ating kababayan. Mas marami pa po akong nai-share na knowledge na natutunan ko sa Japan na may share ko dito kasi advanced po ang ano doon sa Japan lecture or yung mga technology po doon. So, yung mga natutunan ko po doon, wala pa po dito. So, yung mga na-apply ko po rin yung iba dito. So, yung mga basic ano po natin, may share ko po sa inyo. Kung kailangan nyo po ng legit mechanic o may problema ko sa sasakyan, kontakin nyo po ako sa number ko na i-ano lang po ni sir. Ika-caption na lang po dyan. So, one last thing na lang sir. Ano po ang mapapayo nyo dun sa mga nagbabalak din bumili na second hand na sasakyan? Second hand car or repossessed? Repossessed po is number one po talaga guys. Mag-ano po kayo? Mag-hire po kayo ng mechanic. Medyo pricey pero once lang kayo gagastos. Once lang kayo, usually sa akin, pag ako pina-hire, depende sa layo. Single lang ko dyan is mababa na yung 2,500 to 3,000. Minsan lang kayo gagastos ng ganun, pero lifetime yung
mapapakinabangan yung sasakyan, or yung mga mapiprevent natin yung mga dapat hindi mo bilhin na sasakyan na may sira or malaki yung gagastusin, masasabi ko sa customer ko, ma'am, wag po yan. Baka yung magagastos nyo po dyan, eh, kulang pa po sa maintenance na idadagdag nyo. Or, mura naman yung sasakyan, pero doon naman kayo mga nasa parts na papalitan. So, totally, ganun din po ang total nun. Pagka mura yung sasakyan nyo, pero maraming papalitan, mahal pa rin yung cost ng sasakyan ninyo. So, yun. Pagka ano, magsama po kayo ng, wag, kung hindi, kung legit mechanic or kakilala ninyo na may, number one, scanner. Number one po yan, scanner. Kasi usually nakikita natin, okay yung makina, okay yung visual check tsaka inner makina, meron pa pong may tinatago pa po yan na isa. Sa scanner po, nakikita po natin kung na-tempered yung odometer or kilometers. So, may mga gumagawa po niya, mga hindi ko po nila lahat. Masama po yun, pero doon po sila kumikita eh. Tama. So, yung ano, odometer is kilometers, tinakbo, 65,000 kay sir, kay ma'am. Hindi po natin alam kung na-tempered po. So, kung repossessed naman sa bangko, 100% siguro hindi nila nire-reset yan. Pero pagka yung mga buy and sell, at pasintabi po sa buy and sell, no, hindi na po kayo nila lahat. Usually, mga ganyan. Pitik terms po ang tawag yan, pitik terms. So, good naman na repo po sila, kumuha sila ma'am sa bangko. Okay yan. So, mamimili ka lang talaga kung anong mga goods. Kasi, as is na yan kung anong bibilin mo sa kanila eh. Kontakin nyo na lang po ako kung sakali. Na kung depende po sa PMS po kung anong mga type of car nyo, kung SUV ba or sedan. Depende po yan or sa location nyo rin po. So, depende pala sa sasakyan. Opo, kontakin nyo na lang po sa kakaption ni sir na number ko. Alright. So yun, mayroon pa pong katanungan sila ma'am na may share ko ngayon. Kayo po ma'am, may katanungan pa po ba kayo? So far yun pa lang ang mga katanungan na meron ako mag-gap. So, sobrang ganda ng opportunity na marami ako natutunan. And ayun, so pag may mga katanungan kayo mga gaps na hindi ko natanong, pwede niyo pong kontakin. Yes, ano na lang ako, kontakin niyo lang sa number na ibibigay ko kay sir. So, yan natin, health report natin. Yun, may lumaba. Pag pula, ibig sabihin niya, may problema.